So hello Noen, welcome back pumuli sa our well place. Pumuli, so mag-update tayo with regards sa ating Caribers. So maraming tanong about sa kanyang ano, yung swapping niya, no? And then kung paano yung play, no? Kasi medyo hindi tayo nakapag-update lately, no? So since Pasko, no? So maligayang Pasko sa lahat, no? Anyways, punta tayo sa game. Nakita niyo ito yung game natin, ito yung pinaka main character natin. Wala naman dito is self-explanatory na, no? Meron tayong daily mission na yun, kukumpletohin mo lang yan, so makakakuha ka ng 500 na celeb. Yan parang camera na yan, yan yung pinaka in-game currency na iniipon natin. And then syempre ang main na pagkukuha naman yan is through fishing. So manging isda ka, no? Ang best dyan is bumili ka ng either itong apple fishing rod worth 6,000 na ano to celeb, or itong ano heroic fishing rod, no? Ang kagandahan kasi nitong ano na to apple fishing rod na to is meron kang +1,000% legendary fishing. So kumbaga may chance ka makahuli ng mga legendary fish, no? So yung mga legendary fish, fish usually nasa ano yun, as a 1k celeb siya. No, wala na pala akong bait. And then pwede ka rin bumili na maglagay ng bait para mas mataas yung ano, yung makakahuli ka ng isda na maganda. So saan tayo bibili? Ay, saan tayo bibili at so saan tayo bibili ngayon ng ano, ng tinatawag nating bait, itong rod, and then kung saan din tayo magbebenta ng ating mga fish in case marami na kayo nahuli na isda, no? And take note din, ang best na daw na gawin niyan, since unlimited lang daw yung pwede nating hulihin na ano na isda, around 250 daw yata. So kukunang ang i-get nyo is yung mga 100 plus worth na celeb. Kumbaga itong mga common na to, is huwag nyo nang hulihin yan. Pero kung matyaga na, kung wala naman kayong tiyaga, eh di pwede nyo rin i-reel na lang. Kuhulihin na rin yan. Ano. Basta mas best yan is mga 100 plus na ano celeb o yung mga rare. No? So punta ka lang dito sa mga dagat na yan dyan. So dyan ka lang mamimingwit. Madali lang may pamingwit, magkakas ka lang, and then may bar lang na gumaganon. So kailangan lang masaktuhan mo. No? So punta tayo dito sa may build. Ayan, sa fishing shop na yan, sa fish shop na yan. So, para tandaan mo yan, tignan mo yung, ano, no, yung taas, makikita mo yung isda na yun. So, punta ka dito. So, dito ka lang magbebenta lahat, no? So, dito sa isa na to, dito ka bibili ng, tumobro pa tayo, lag nga lang, sana sa emulator, no? So, dito ka bibili ng bait. Ayan, kung anong bait ang gusto mong bilhin. So may percentage yan para kahit papano is madami-dami yung mahuhuli. Hindi madami-dami, kumbaga yung ano yan, 50% lagworm attracting fish. Kumbaga mas madali ka makaka-attract ng fish. So in case bibili naman kayo ng fishing rod, punta kayo dito sa parang computer na to. Yan, click po to. Buy ka dyan. So ang binili ko nun is ito, 12k. No, yan. So kung meron ka naman ng extrang celeb, bumili ka na dito sa shop. May shop, bili mo tong fruit rod. Pwedeng pesos din, 125 pesos yata. So ito yung binili natin, yan. Kasi may ano yan, may 1000 ano yan, percent sa legendary, no. So take note din yung legendary is pag ano 1000 ng worth, no. So pwede ka mag-farm dito ng marabihan na ano na celeb, no. Mamaya papakita ko yung tutorial and kung ano yung naging problema sa tutorial, okay? Ay, sa tutorial, sa swapping. And then dito ako magbebenta ng inyong mga fish. Nakita niyo itong mga rare, ayun, no? 145. So, yung iba, ang hinuhuli lang nila is mga rare lang. Yung mga gantong ganyan, mga uncommon-common na yun, hindi na nila hinuhuli yan kasi parang nga daw hindi masayang yung mga isda na makukuha nila. Kasi parang ang ayun, no, 100 lang yata. Hindi, ang sabi 200 daw ang cash, eh. I select 100 lang. Hindi sure, pero sabi nila 250 daw ang maximum, eh, no. But anyways, benta mo lang dyan yan. So, yun. So, nadagdagan na tayo. So, ganun lang ang gagawin nyo pag nasa in-game na kayo. So, simple lang. Ang pagpa-farm, mangingisda ka lang. Hindi pala farm, mangingisda ka pala, no. So mag-reel ka lang, sandali lang yan. I mean, medyo matagal, so depende na nga lang talaga sa sipag nyo. Kung gusto nyo is puro rare ang hulihin nyo, so paulit-ulit na lang, paulit-ulit nyo lang siyang gagawin. And ngayon,
proceed naman tayo ngayon sa kanyang swapping, no? Ngayon may problema sa kanyang swapping kasi nakita mo, sir, under maintenance sila. Yung swapping nila, no? Ang swapping nila is ano, from kahapon pati nag-up to kahapon pero saglit lang din eh, no? So hanggang 24 hanggang 28. So ilang days pa, so may 3 days pa kayo para mag-farm ng tinatawag natin celeb, no? Yun lang down yung kanilang ano, swapping, no? And then ngayon, paano ba kayo mag-ano, gagawa ng wallet dito? Yung Kling wallet na tinatawag, no? So punta ka tayo sa ibang browser natin, papakita ko sa inyo kung paano. So dito sa bagong browser natin, so gagawa tayo ng Kling wallet, no? I-paste nyo lang dyan yung website nila, is yung w3con.carryverse.io. So iwan ko na lang yung ano mamaya sa inyo, no? Yung tinatawag nating link, iwan ko na lang sa baba, no? So dito, pagkapasok mo sa website, ilalabas yan, do you have a Carryverse game account? Siyempre, kiklik mo is yes. And then dito, mag-i-ask ka nila na gumawa ng ano, Kling wallet. So connect to wallet mo lang yan and install mo. Sa iOS and Android pwede rin. So scan nyo na lang to para may download nyo sa inyong mga ano, mobile phones, no? But anyway, since PC user tayo, so dito na lang tayo. And then install mo lang yan. English natin, add to Chrome. Take note, importante itong ano na to, itong Kling wallet na to. So pag na-install nyo na siya sa inyong browser, sa inyong mobile phones, ang gagamitin yung Gmail or yung panggawa ng account is yung mismong email na ginamit nyo sa laro, no, para ma-detect yung ano, yung para ma-detect mamaya ng ano, yung tag dito. For example, ayan, try na natin. So, proceed lang kayo, no? Pag ano, mangyayari kasi dito is gagawa kayo ng wallet. So, mag-create kayo ng wallet, agree to all. Pakita nga natin na maayos. So, ayan. Saan na ba tayo? So, dito, click mo tong ano. Ayan. So, mag-create ka kasi ng wallet dyan. Ayan, create wallet, etc. Agree to all. And then, next. Agree, okay. And then, bibigyan ka kasi dito ng code. So, i-save nyo lahat yan. And then, accept all. And then, proceed na kayo hanggang sa makapag-install na kayo ng Kling wallet nyo. Okay, pagtapos na kayo dyan, so, proceed na tayo sa ano, dun sa wecon.carryverse.io. So pag nandito ka na ulit sa ano, sa Wecon Carryverse.io na to, no. Pag login mo yan, since maintenance sila, is meron diyan magpapop-up na mai-connect yung inyong Kling wallet. Pag nakulit niya na yung Kling wallet, okay na yon. So madidetect na nitong website na to kung ilan yung token nyo o ilan yung celeb nyo. And then from here magso-swap kayo ng inyong celeb, no. For example, eto dito sa ano, kung makikita nyo, nag-swap ako last time. Ayan, 2,000 celeb saka isang 5,000 celeb. So hanggang ngayon pending pa rin siya. Kaya siguro nag-maintenance sila kasi hindi gumagana yung kanilang ano, swapping, no? From celeb into fandom, no? So take note din, pag mag-swap kayo ng inyong celeb, kailangan nyo ng maintaining na 5,000 celeb, no? Kumbaga, kung magsuswap kayo, kung may 5,000 kayo plus 2,000, so 2,000 lang yung may kukonvert nyo into P-Fandom. Ang minimum conversion nila is 2,000, pero kailangan may 5,000 celeb ka sa loob nitong ano, nitong website na to, no? Kumbaga, hindi ka makapag-exchange pag ano, below 5,000 yung celeb mo. Kailangan 7,000 pataas, no? Kasi 2,000 ang minimum exchange, no? Ang problema nga lang, ganyan nga, ayan, no? Hindi gumana, pending lang, no? So ngayon is maintenance sila hanggang 28 pa. So ang tagal pa nang aantayin natin, no, bago tayo makapag-exchange. And then take note din na ano, pag na-exchange mo into P-Fandom, i-convert mo pa yan into Fandom, yung Fandom mismo na pinaka-utility yata nila, no? So pag kumbaga celeb to P-Fandom and then din Fandom. Then Fandom to CBTX naman. Napunta tayo sa ating ano, saan na ba yan? Sa ating Kling swap, dito sa swap,
Dito nyo naman siya i-convert o i-swap yung ayan, Pandom PDX into Carry Burst na ano, or CBTX na token. Ito yung pinaka main token nila, no? So, ang value ng token nila na as of now is around, alam ko, 4 pesos yata, no? CBTX, kasi na yun. Carry Burst, Combinance, Spider. Hindi ko yata na-save pa. So, CBTX. Ayan, CoinGecko. So, 4.48 ang CBTX as of now, no? Sadly nga lang, since maintenance sila sa 28 pa tayo makakapag-try. And then, itong Kling Swap. So, make sure na ka nakapag-register na kayo dito. Gumawa na kayo ng account nyo dito. Dahil pag nag-login kayo dito, isahanapan kayo ng Kling Swap wallet. Siyempre, make sure lang yung ginamit nyo sa Kling Swap is yung same Gmail ng laro, ah. Kung ano yung ginamit nyo sa laro, yun din ang gagamitin nyo dito na email, okay? Para ma-detect agad nitong Wicon Carryverse.io na yan, okay? And then, for example naman, is nung napag-swap na kayo or kung may CBTX na kayo, so, paano nyo ba i-convert yan into peso? So, ngayon, dito naman ngayon papasok ang ating tinatawag na ano. Punta tayo sa ating BitGet. Ang best way na BitGet, since BitGet lagi ang ginagamit ko. Dito sa BitGet, ayan, available sa kanila ang tinatawag nating CBTX token. So, which is goods, no? Dahil since BitGet user tayo. So, click mo yan, swap asset. So, punta tayo sa spot. In case magwi-withdraw kayo, pakita ko na rin sa inyo. Sundan nyo na lang. Punta tayo sa spot wallet and then type lang natin yung CBTX. Ayan, CBTX. So, andito na kagad siya, no? So, kumbaga, so pag nag-convert kayo, galing kayo dun sa ano, sa Kling wallet, isesend nyo yung Kling, yung CBTX nyo papunta dito sa inyong BitGet. So, paano ang gagawin nyo? So, nakita mo itong deposit. Click mo lang itong deposit. Nakita nyo ba? Nandito sa may side ko. So, pag na-click yung deposit, syempre, network, no? Since ang CBTX is Polygon, so, matik na nilalagay nyo. So, ganyan lang gagawin nyo. And then, i-copy mo yan. Syempre. And then, balik kayo dun sa ano. Sa dito sa ating kabilang sa Kling, sa Wicon dito. Ay, hindi. Sa ano pala kayo babalik? Sa Kling Swap. Balik tayo yan dito. So, dito sa Kling Swap, so kung in case meron na kayong ano, CBTX, ang gagawin nyo lang is click nyo lang itong wallet nyo. Sorry. Asa na nga ba yun? Well, actually, dapat, dito nyo dapat gagawin to, hindi dito eh. Dito lang kayo mag-convert and then pag nandito kasi sa Wicon, kasi meron ka dito parang wallet na nasa bandang taas. Kiklik mo lang CBTX doon, tapos message. So, ipe-paste mo lang dun yun and then pwede mo na siyang isend papunta sa inyong BitGet. So, ganun lang kasimple, no? Kumbaga. So, first ang gagawin nyo is syempre gumawa kayo ng Kling wallet and then ilagin nyo, punta ka sa wiconcarryverse.io, ilagin nyo gamit yung Gmail nyo para ma-detect. So, once na ma-open na itong tinatawag nating swapping, so 28 pa yan. So, sureball ko since lahat na is nag-iipon or namiming wet. Sureball yan, pagdating ng 28 lahat yan mag-TTP. So alam nyo na mangyayari sa token na to. So baba, sasad-sad yan ng sobrang baba, no? So kung kaya nyo naman at masipag kayo, so gawin nyo na yung dapat yung gawin. So mag-farm na kayo ng token nila para at least pag-up ng server ng swapping sa Wicon Carryverse nila, pwede na kayo mag-swap doon and then convert nyo na agad sa P-Pandom and P-Pandom to Pandom and then Pandom to CBTX and then CBTX na yun from Kling Swap wallet, Kling Swap na wallet, i-send nyo yun sa inyong BitGet. So mas maganda may BitGet na kayo, no? So gawa na kayo ng BitGet nyo. Importante naman yung BitGet. Dito ako lagi nagdi-deposit ng mga ano ko, game currency ko, no? Saka dito kasi madali ang P2P. Mas nadadalhin ako sa P2P dito, kumbaga, bibenta mo na agad dyan.
no? And then in case ano din, kunyari meron na kayong ganyan, paano nyo ba i-convert yun pala sa USDC, USDD? For example, may CBTX na tayo. Click nyo lang itong trade. Ayan. So, pag nandito ka sa trade, syempre, click mo lang yung sell. Kung gusto nyo na mabilisan, i-click mo itong market and then i-drag nyo lang itong pinaka-bar na ito hanggang 100%. Kung ilan man yung percentage nyo, is yun na yun. Tapos, i-click nyo lang yung sell na. Then, tapos na, pwede nyo na i-benta. So, transfer nyo lang yung sa funding account and then mag-P2P na kayo. Pwede nyo na siyang i-benta agad from ano. Kumbaga, isesend na yung agad yung sa GCash nyo. No? Kumbaga, mag-antay na lang kayo ng taong bibili. Or, I mean, pumili kayo ng tao na pwedeng bumili ng USDT nyo. Kumbaga, i-convert nyo muna yung CBTX nyo into USDT para mabenta nyo sa P2P or yung tinatawag natin player-to-player or person-to-person pala player-to-player. Okay, hopefully nag-gets nyo, no? So, hindi ko magawa ng ng actual ngayon since nasa ano sila under maintenance sa kanilang website, kaya hindi natin magawa ng video talaga. And then, nag-convert nga ako dati nung na-stock yung 7,000 na celeb natin. Kaya hindi ako nakapag-convert agad. Anyways, hopefully na-answer ko yung sagot nyo. And then, kung may questions pa kayo, mag-leave lang kayo ng comment below. And susubukan pa rin natin sagutin yan, okay? So, are well placed po muli and see you sa next video. No? And Merry Christmas sa lahat. Bye-bye!